Mga kasunod na ref, yun po yung mga sangkap na gagamitin natin sa pagluluto ng ginataan na labong. So, umpisa na nating lutuin mga kasunod na ref. Mga kasunod na ref, ilagay na natin yung ating hipon. Tumalun pa. Tapos, ilagay na rin natin yung ating labong. Yan mga kasunod na rep, luto na ang ating binataan na labong at iserve na natin ito. Magandang araw sa inyong lahat mga kasunod na rep at panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. Ngayon mga kasunod na rep, magluluto na naman ako ng ginataan na labong na may sasahawalan ko ng hipon. Yun mga kasunod na rep, bago tayo mag-umisa, nais ko munang magpapasalamat sa lahat ng patuloy na sumuporta at sumubaybay sa aking YouTube channel. Marami pong salamat sa inyo at mabuhay po kayo. God at God bless na rin. Ngayon mga kasunod na rep, papakita ko sa inyo kung anong mga sangkap na gagamitin natin sa pagluluto ng ginataan na labong. Ano yung mga sangkap na gagamitin natin sa ating pagluluto mga kasunod na rep? Siyempre meron tayong labong, hipon, saka yung mga ricado tulad ng siling grain, dahon ng sibuyas, bawang, luya, sibuyas, black pepper, shrimp cubes, at magic sarap. At saka meron din tayong dahon ng sili. Tapos yung ating gata. Yun mga kasunod na rep, yun po yung mga sangkap na gagamitin natin sa pagluluto ng ginataan na labong. So umpisa na nating lutuin mga kasunod na rep. Ngayon mga kasunod na rep, umpisa na nating lutuin ang ating ginataan na labong. Ano nating gagawin ay maglagay tayo ng mantika sa ating kawali. At antayin lang natin na uminit yung ating mantika bago natin lagay yung ating mga ricado tulad ng bawang, sibuyas at saka luya. Ngayon mga kasunod na rep, igisahin na natin yung ating bawang. Sunodin natin yung ating sibuyas. Ang ating luya. Mga kasunod na rep, ilagay na natin yung ating hipon. Ngayon mga kasunod na rin, palagay na natin yung ating kamatis. Tapos ilagyan na rin natin yung ating labong. Maglagay na tayo ng paminta mga kasunod na rin. Ilagay na din natin yung ating shrimp cubes mga kasunod na rin. Tapos ang ating siling green. Ilagay na natin yung ating gata, yung pangalawang piga ng mga kasunod na rep. Sa loob na natin.
Itakpan lang natin mga kasod darip na mga 3 to 5 minutes tapos isunod na natin yung ating puro na gata. Ngayon mga kasod darip, tingnan natin yung ating niluluto na gata na labong kung pwede na ba ilagay ang ating purong gata. Pwede na mga kasod darip. Natuyo na yung nilagay natin na yung pangalawang piga na gata kanina. So ilagay na natin yung puro. Subukan na rin natin yung ating dahon ng sili mga kasod na rin. Ayun mga kasod na rin, luto na yung ating ginataan na labong at ang huli natin ilagay ang ating dahon ng sibuyas. Pagkatapos ay pwede na itong serve. Ayun mga kasod na rin, luto na ang ating ginataan na labong at iserve na natin ito.